Partner, nakita ko kanina, no, napakalakas na ng buhos ng ulan dyan sa inyong kinaroroonan. At isa sa mga concerns ngayon dyan ay yung matter of security. Dahil nabanggit mo nga, eh baka naman mas magpasalamat pa yung mga pulis. Dahil pag umulan, eh aatras na yung mga ralista. Pero may mga nagsasabi rin, partner, na kapag umulan, kita mo naman, napakababa ng visibility. So pwedeng lumusot daw yung mga ralista doon sa barikada ng mga pulis. Lalo pat yung kabilang lane, hindi ba partner, open yon dahil yun yung ginawang kalsada. Zipper lane. O, yung zipper lane ng Commonwealth. So, meron kayang gagawing adjustment, partner, yung mga pulis dyan ngayon at napakalakas ng buhos ng ulan at napakababa ng visibility dun sa, dyan sa area. Wala daw po pwedeng matinag na pulis sa kahit na anong weather condition. Ano? Yan ang sabi sa atin. Kani-kanina lamang din ni Sergeant-at-Arms Radovan Jr. Ano? At yan ay of course cascaded doon sa pinaka mga nasa area mismo na nasa labas at area nitong Batasan Complex. Ano mo, napakahirap kung ikaw talaga ang matatalaga sa ganitong klase ng weather condition. Alam natin na hindi talaga madali, ano, sa lahat ng mga naririyan at nagbabantay. Pero, gayunpaman, ang kanilang direktiba ay maging mapagmatsyag, maging alert at alisto at all times. At yan daw ay kanilang gagampanan sa labos ng kanilang makakaya, Rafi. No? Alam naman natin na hindi lang naman ito yung unang beses na umulan din, ano, sa zona. Although, sa tingin ko, ito na yata ang medyo malakas-lakas ang ulan at talagang tama ka, no? Parang mahirap talagang makita kung halimbawa man may lulusot. At, itong mga nagkita natin na ito, Rafi, hindi partner. Ko alam kung ito ay part ba ito ng mga nagrarally o nakikisulong lamang sa lakas ng ulan, ano? Pero definitely, ganyan ang sitwasyon sa labas. At ang sinasabi nga lang, ano, na biru-biruan nga lang kanina, naririnig natin, sana daw umulan para baka sakali ay matinag yung ilan sa mga grupo ng magrarally, no? At hindi na mahirapan ang husto itong hanay ng mga pulisya na una nang nagkaroon ng inkwentro dyan naman sa Times Street sa bahay ng Pangulong Noynoy Aquino. Gayunpaman, sabi nga, in any case, in any situation, handa naman daw sila na ipatupad ang kanilang tungkulin sa anumang klase ng weather condition, Rafi. At hindi lang yung mga pulis at mga ralista yung nairapan, kundi at yung mga kasamahan sa trabaho. Nakikita ko yung isang... I can just imagine. Oo, nauulanan na dyan sa air. Pero syempre, kailangan natin tumutok dyan. Pero partner, yung isang inaabangan talaga dyan sa rally, eh yung pagsusunog ng effigy, yung napakalaking effigy ng Pangulong Aquino. So, paano kaya yan kapag malakas yung ulan mamaya? Oo. Alam mo, Rafi, talagang taon-taon naman yata sa zona, no? Talaga nakikita natin na nagsusunog. Pero kung ganitong weather condition, eh malabo na makasindi sila kahit na isang posporo siguro, ano? At lumiyab yan. Sa palagay ko, kung meron man at nagawa na yung mga effigy na yan, antay nila talagang tumila ang ulan na ganitong kalakas. Pero nakikita natin ngayon sa mga oras na ito, ito na ang mga release at mukhang natutuwa pa dito sa malakas na ulan. Mukhang it gives them more ulan. Energy yata, partner, at nagwawagayway ng kanilang mga bandila at nakikita natin na minsan, alam nyo sa sinasabi nga nila, eh, pagka ganitong mas mahirap, eh, mas nagkakaroon ng... kumbaga, energy para ipagpatuloy ng husto pa itong kanilang gustong magawa, which is mag-rally nga dito mismo sa tapat ng Batasan Complex. Pero talagang mahirap. Kung sa mahirap, at nakikita rin natin yung ating mga kasamahan mismo sa media, no, na hindi rin alam mismo kung paano sila puposisyon dahil sa ganito kalakas na ulan. Dito naman ngayong araw na ito bago mag-sona, partner. Okay, sige partner. Iiwan muna namin kayo dyan sa may batasan at... hihingi muna tayo ng update dyan naman sa may Commonwealth area. Maraming salamat sa iyong mga report at babalikan ka namin mamaya, partner.